Hello guys. Guys, welcome sa channel ko. Doon sa mga bago at ngayon pa lang makakapanood ng video, guys, consider to subscribe para sa mas maraming video. Meron akong re-review ngayon at may dumating ako. Kahapon lang, may net pa, so hindi ko pa siya nabubuksan. Unbox ko sa inyo ngayon. Ito siya. Unbox na natin. Sana. Underglow to ng sasakyan para dun sa, yun, mga gustong magpaporma ng sasakyan. Mas maganda sa dilim kasi may ilaw sa ilalim ng sasakyan. Ito yung underglow. Ito siya. Yun. May remote siya. Mas pinili ko to dahil na-change yung ilaw, pwede ka mamili. Kasi mahirap ngayon pagka liba bumili ka ng ilaw. Tapos one color lang pag nagsawa ka. Wala ka ng choice kasi isang ilaw lang yung nabili natin eh. Isang color lang eh. Ito kasi mas maraming kulay siya. Meron siyang kulay ng red, green, blue, white, orange, yellow, cyan and purple. Okay, ang haba. Sabi kasi dun sa description, dun sa bago ko to in-order, ay may habang 2 feet. So, mas mahaba pa nga sa 2 feet to eh. Siguro tong dalawa, 2 feet. Pero ito, mga 2.5 feet. Tamang-tama to. Kasi, ikakabit ko to sa Toyota Hilux. Siguro, mangyayari, dalawa sa underglow din, dalawa sa undergrill. Kaya ako nga rin in order to para meron din siyang pang under grill para doon sa mga grill guys. Diba may ilaw doon sa may harap ng grill. Yun, doon ko ikakabit to. Okay, ikakabit ko na to ngayon. So may remote. Siyempre, hindi kompleto kung di natin to itatry. Kailangan itry din natin to. Tara, itry natin. Itatry ko lang para makita nyo na rin yung lightning tsaka yung ilaw niya kung gaano kalakas. Saksa ko, gumamit ako rito ng 12 volts adapter lang tsaka 12 volt supply. Try natin. Yun, bali click natin on. Yun, grabe ang lakas niya. Maganda siya pang grill kaya o underglow, kaya nga siguro underglow, pang underglow talaga to. Try ko yung blue. Grabe, ang lakas niya. Yellow, red, white, then cyan, purple. Tsaka pwede siyang hinaan. Nakikita nyo rito meron siyang parang dimmer. Pwede siyang hinaan pa, pwede pa siyang lakasan kung nalalakasan kayo masyado. Tsaka meron siyang parang fade light siya na yun, nagbabago. Tapos strobe light, meron din siya. Oh, galing oh. Wait. Eto, maganda siya, sobrang lakas. Maganda siya pang underglow talaga o kaya grill, pang undergrill. Kabit na natin to para mas maganda. Hello guys, guys, kabit ko na nga pala yung LED lights, yung underglow natin. Hindi ko na napakita sa inyo dahil bitin ako sa oras tsaka hapon ko na rin siya naikabit. Ngayon, papakita ko na lang sa inyo kung paano ko siya kinabit at yung mga ginamit ko. Guys, dito ko pala kinabit yung wirings ng ilaw. Bali, ang ginawa ko, kumuha ko ng positive at negative o linya
dito ko siya nilagay sa may side light natin o park light. Dito ako kumuha ng linya para isabay yung ilaw. Kasi hindi ko na siya ginawa ng sariling switch. Dahil siyempre, magagamit din naman natin siya pagkagabi lang. So isinabay ko na lang siya dito sa side light o park light ng sasakyan. Kumuha lang ako ng isang linya rito. Pakita ko sa inyo. Dito. Ngayon, pagka side light natin siya o kaya pinark light, sasabay na rin siya ng ilaw. Pero kahit dito ko siya kinabit, wag natin kalimutan na magkabit tayo ng fuse box gaya nito. Naglagay pa rin ako ng fuse box kasi for safety na rin. Tsaka para yun, maprotektahan yung pinagkabitan ko, pinagkunan ko ng linya na to. Importante kasi guys yung may fuse ka o may fuse box yung mga kinakabitan mo ng electric component, kasi alam mo na mahirap na. Hindi naman kasi natin masasabi kasi mamaya biglang mag-short yung pinagkabitan mo ng electrical component mo. Kagaya nito, LED lightning to yung underglow natin. So basta mas maganda yung safe tayo. Yung ginawa ko, unang ginawa ko, so apat kasi na piraso yun. Ang ginawa ko, gumawa ko ng bracket dito. Ito kung makikita niyo yung bracket. Yung bracket, dito ko siya kinabit yung dalawang maikling LED natin na pinakita ko dun sa video. Tsaka, ginawa ko, gumawa naman ako ng isang bracket ulit para yung sinag ng isang LED na maikli naman, na LED lights, papunta naman sa baba. Nga pala, masyado kasing maikli itong wire, kaya ang ginawa ko, ito, masyadong maikli itong wire para dun sa underglow. Actually guys, ito pa nga pala, di ko pala napaliwanag sa inyo. Yung kasing binili ko, underglow lang talaga siya. Mas pinili kong gawin dalawang pirasong underglow tsaka dalawang pirasong undergrill. Ito yung nasa grill para mailaw yung harapan. Itong harap na to, para magkaroon ng ilaw. Ang ginawa ko, dalawang side naman doon sa underglow. Ito yung isa guys. Dito, pinagapang ko yung wire dyan. Ito siya, makikita nyo. Ito siya, ito. Ayan, pinagapang ko dyan sa ilalim ng stepboard. Make sure nagagawa rin kayo ng bracket kagaya nito. Ito. Aluminum lang din siya, pero kasi walang pagkakapitan yung LED. Hindi kasi ubra yung... Hindi pa pwede yung iaasa lang natin yung dikit niya dun sa sticker. Kailangan kasi... kailangan i-cable tie mo talaga siya. I-cable tie mo talaga siya o kaya i-zip tie. Ito naman yung sa kabila. Ganun din. Same process lang din. Ito siya. Yun. Ito nga pala guys yung dinugtungan ko ito. Kasi ayun oh, makikita nyo sa may chassis niya. Dinugtong ko kasi masyadong maikli. Kasi nga, yung dalawa nasa grill, tsaka yung dalawa naman nasa ilalim ng stepboard. So hindi talaga kasya yung wire. Kaya ginawa ko, yung nasa unahan, pinutol ko din, dinugtong ko rito para magkasya yung wire. Ito siya guys. Nakikita nyo sa video. Tsaka nga pala guys, yung transformer nung... Ayan, yung may puti na yon, yun yung transformer nung LED o driver nung LED driver niya. Balutan nyo na lang kahit masking tape or electrical tape yung mga gilid para hindi naman siya masyadong mabasa. Guys, nga pala, make sure lang na nandito sa labas yung IR blaster niya kasi di ba yung
underglow na to ay changeable color siya. So meron siyang IR blaster o IR sensor. So ito yung magde-detect ng control dun sa remote. Kasi kung papalitan natin siya ng kulay, so mas importante nandito sa labas para mas accessible siya ng remote. Para kahit nasa harapan ka, mapapalitan mo siya. So hindi mo kailangan itago yan. Basta importante lang naman dito sa LED natin, huwag nyo lang basta hayaan na yung kasama nyo lang na double-sided tape ang idikit nyo. Kailangan talaga naka-sip tight o cable tie para mas maganda yung lapat ng LED natin. Yun guys, tingnan nyo na lang yung sample video, yung color niya, tsaka kung gano'n siya kaganda.